Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuri mga hindirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipagdiwang natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno. Sa pagdiriwang natin sa kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago, hilingin natin na ating maunawaan ang ating Panginoong Hesukristo upang maipamahagi din natin ang kanyang pag-ibig at awa. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, Ikaw ang katotohanan ng magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sama-sama nating papurihan ng Diyos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalatian. Panginoong aming Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, makaawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago, pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin. Pagindapatin mo na kaming makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isang anak mo ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korento.
At ngayon ipinaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na, di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos magpakita sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon, marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon. Bagamat patay na ang ilan, at napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin. Bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Felipe, ako ang daan, katotohanan at buhay, amay sa'king matatanaw. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakikita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakakita sa akin
ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo'y nagdiriwang ng pag-ibig ng Diyos tuwing tayo'y nagsisimba at ang pag-ibig ng Diyos na iyon ay natatagpuan natin ng buong buo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Si Jesus Nazareno ang dahilan kaya tayo naririto. Siya ang tumawag sa atin at siya rin ang hinahanap-hanap ng puso natin. Sa Ebanghelyo natin ngayong kapistahan ni na Apostol Santiago at Felipe, isinasalarawan sa atin ni Felipe ang pinagdaraanan ng bawat tao. Hinahanap ni Felipe ang Ama. Hinahanap niya ang Diyos. Ito ay isang katotohanan na lahat tayo ay nakararanas. At may mga tao ngang hindi nila alam sa kanilang paghahanap, lalo na ng kaligayahan at kaganapan ng buhay, na ang talagang hinahanap nila yan Diyos. May naghahanap ng pera, may naghahanap ng aliw, may naghahanap ng kapangyarihan, may naghahanap ng katanyagan, may naghahanap ng relasyon sa buhay, pero hindi nila sukat akalain na sa paghahanap nilang ito, ang talagang hinahanap nila ay ang Diyos. Nakakatawa nga minsan, kahit nga ho yung hindi naniniwala sa Diyos, hindi niya sukat akalain na ang hinahanap pala talaga niya sa buhay ay ang Diyos. Maging yung hindi naniniwala sa Diyos, ang talagang direksyon niya ng paghahanap ay ang Diyos.
Dahil sa paghahanap natin ng kung ano-ano sa buhay, doon natin na pagtatanto na kulang ang lahat ng ito. Sa mga nagdarasal ditong yumaman, ako na po nagsasabi sa inyo, pagdating na maibigay nga siguro sa inyo yung hinahanap nyo, mararanasan nyo parang kulang pa rin. Alam nyo po na bago ako na destino sa Quiapo, doon po ako galing sa Makati. Samot-sari po doon yung mga negosyante, mga mayayaman, mga may-ari na mga kumpanya, mga nasa matataas na posisyon. Pero ako na rin po nagsasabi sa inyo, kahit nando na sila, hindi pa rin sila masaya. Kulang pa rin. Hindi ho ba maging ang mga nasa kapangyarihan, naupo na, pakiramdam nila kulang pa rin. Kaya nga minsan gusto nila magtagal at habang buhay na lang nakaupo. Kasi pag naupo na rin sila, pakiramdam pa rin nila, parang kulang pa rin. Kahit iupo na nila yung buong pamilya nila, kulang pa rin. Yung mga naghahangad na maging kasing ganda, kasing kisig, at kasing sikat ng mga artista, sila mismo siguro rin magsasabi sa inyo, kulang pa rin. Kaya di ba ho, nakakakita tayo ng mga balita ang mga artista, kahit sa Amerika, sa ibang bansa, nagda-drugs. Nalululun sa mga kung ano-anong bisyo. Siguro tayo na simpleng tao, sabihin natin, kung ako lang, kasing yaman nila, kasing sikat nila, magiging masayang-masaya ako. Pero kung makakausap natin sila, sila mismo magsasabi sa atin, hindi sila masaya. Karamihan nga sa kanila, kailangan pang uminom ng gamot para makatulog. Eh tayo nga, maupo ka lang, tulog ka na. Yung mga mayayaman, yung mga sikat, kailangan pang pumunta sa doktor para makatulog. Samantalang yung mga nandiyan sa Plaza Miranda, nandito sa Carriedo, kahit semento ang higaan, kahit karton lang ang higaan, kasarap ng tulog. Maraming kulang. Nakala natin, ito ang makatutugon. Kaya yung iba, maraming relasyon. Hindi maging masaya sa isa kasi hanap tayo ng hanap. Ano ba talaga ang makapagbibigay kagalakan, kabuuan sa ating buhay? Kaya nga sinabi ni Jesus sa Sareno kay Felipe, Felipe, hinahanap mo ang Ama? Hinahanap mo ang Diyos? Kay tagal na nating magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? Para bagang sinasabi rin ito ngayon sa atin ni Jesus sa Sareno, kay tagal mo ng deboto, kay tagal mo na nagsisimba, kay tagal mo ng katoliko, hindi mo ba ako nakikilala? Hindi mo ba alam na ako ang inahanap mo? Hindi yung ibibigay ko. Naalala nyo ni isang linggo, naghahanap ng tinapay yung mga tao? Ano sabi ni Jesus? Bakit yung tinapay ang inahanap nyo? Hindi ako na nagbibigay ng tinapay, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, sabi ko kanina, narito tayo dahil kay Jesus sa Sareno. Pero nais kong linawin, narito tayo hindi dahil sa maibibigay ni Jesus sa Sareno. Huwag po sana na kaya lang tayo narito ay dahil sa maibibigay niya sa atin. Narito tayo dahil mismo kay Jesus sa Sareno.
Dahil alam natin, siya ang bubuo ng buhay natin. Ang pera na hindi kasama si Jesus sa sareno, hindi makabubuo sa atin. Ang kapangyarihan na hindi kasama si Jesus sa sareno, walang halaga. Ang katanyagan, ang maayos na trabaho at kabuhayan, kung hindi kasama si Jesus sa sareno, hindi rin makapagbibigay lubos kasiyahan. Ang mga relasyon mo sa buhay, kahit marami yan, kung hindi rin kasama si Jesus sa sareno, kulang pa rin. Kaya nga sabi sa atin ni Jesus sa sareno ngayon, ako ang buhay, ako ang daan, ako ang katotohanan. Kaya nga mga kapatid, ito yung ipagdasal natin, na ito yung matagpuan natin sa ating buhay. Sabi nga, nabasa ko isang beses, ang isang taong ganid, ang isang taong sakim, makukuha niya ang lahat, pwera lamang ang kaligayahan sa buhay. Ang isang taong sakim, ganid, makukuha niya lahat, pwera lang ang kaligayahan sa buhay. Ang isang tunay na deboto kay Jesus sa sareno, hindi mo man makuha lahat ng gusto mo sa buhay, pero matatagpuan mo ang tunay na kapayapaan at kaganapan sa buhay. Ulitin ko po, ang tunay na deboto ni Jesus sa sareno, hindi mo man makukuha ang lahat-lahat ng gusto mo sa buhay, pero matatagpuan mo ang tunay na kapayapaan at kaganapan ng buhay. Ito ang ipagdasal natin, na matagpuan natin ang kaganapan ng buhay. Matagpuan natin ang Diyos. Matagpuan natin si Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo para sa mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ni San Felipe at Santiago. Ang ating tugon, panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag na Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tayo naway maging saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga may sakit, naway magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito, naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tahimik nating idulog ang iba pa nating mga kahilingan. Ama, inihayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin.
sa tulong ng mga panalangin ng matatapang na pastol na nangalaga sa iyong kawan. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay ngayong kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago at ipagkaloob mo ang pamumuhay namin araw-araw ay maging reliyong minamarapat at kinalulugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ng katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, ito'y dahil ang hinahanap natin sa buhay, hindi lang ang biyaya, kung hindi mismo si Jesus Nazareno. Buksan natin ang ating puso sa Kanya. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni Felipe, Santiago, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, kung minsan kami nakakalimot, kung minsan kami napapalayo sa iyong kabutihan, katotohanan at kabanalan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Liwanagan niyo po ang aming landas
at pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno, ang tumatanggap sa Kanya ay tumatanggap sa Ama. Siya ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na May 4, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pagkikinabang ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaisa ni Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong Ama upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa inyong tulong sa ating simbahan. Sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang puno't dulo ng ating pinakahanap-hanap sa buhay ay walang iba kundi ang Diyos. At tanging si Jesus Nazareno ang makapagbibigay kasagutan sa ating paghahanap sa Diyos. Nawa, matagpuan natin ang tunay na kaligayahan at buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni San Felipe at Santiago ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa sa inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kagalakan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.